nilabas ko kanina sa aking halamanan. Talbos ng kamote. Ayan. Tapos meron din kasi akong halamang okra. Kaya ayan, fresh na fresh. Bagong pitas. Ayan. Itong tuturo ko sa inyo, recipe ito ng tatay ko kasi namatay na siya eh. Pero ito yung paborito namin nung may ano pa kami talbusan, no? Hindi na dumadami kasi may ako kinukuha. Ang sarap kasi. Napakasimple niya lang pero ang sarap. Ngayon, pag mag-iinit lang po tayo ng mantika. Napakasimple, guys. Lagyan nyo lang ng kung gaano karami yung kanyang talbos. Huwag naman masyadong maraming mantika, okay? Kagaya nito, hindi masyadong marami. Nilagyan ko lang siya ng 2 tablespoons na mantika. Ngayon, pag nalagyan nyo na yung mantika, guys, napakasimple. Parang paprito lang, okay? Isasama mo na yung okra. Yung okra, hindi ko na siya inano, yung tinanggalan ng dulo. Kasi pag tinanggal ko yung hiniwa ko, yung alam mo yun, sasabog yung okra, yung ano niya, yung parang mga uhog-uhog. Hindi maganda, kaya hindi na talaga tinatanggal yun. Ngayon, para siyang pritong talbos. Okay, sino dito? Okay. Ayan. Para siyang prito lang. Ayan. Pagkalagay nyo, iganto nyo lang siya ng mga 30 seconds lang, guys. Okay. Tapos, nasa sa inyo, lagyan nyo ng konting paminta. Konting asin. Pero ako, hindi ko nalalagyan ng asin kasi meron na tayong sawsawa na toyo at kalamansi. Pero kung natatabangan pa rin kayo, lagyan nyo rin po siya ng asin. Okay? Nasa sa inyo, guys. Ayan. Pagkalagay natin ng paminta tsaka konting asin, hindi ko po siya lagyan ng asin. Okay? Ngayon, hindi nyo siya lalagyan ng sabaw. Ang gagawin nyo lang, sa medium heat, tatakpan lang natin siya ng takip. Kahit iluto nyo sa kawali, basta yung itatakip nyo ay yung masasakop siya lahat yan. Ganyan, nakita nyo guys. Ayan. Ngayon, lulutoy lang natin siya for 5 minutes. Sa medium heat, tapos babalik ka rin ulit natin. Babalikin natin siya after 5 minutes, okay? Actually guys, hindi siya 5 minutes. 3 minutes lang kasi talbos yan, madaling maluto. Okay, after 3 minutes, babalik ka rin and then, tapos na. Ayan guys, after 3 minutes, binalikan na natin ang ating talbos. Babalik ka rin lang natin siya, okay? Ayan. Hindi nyo siya lalagyan ng tubig, okay? Pwede nyo rin siya dagdagan pa ng mantika kung gusto niyo na mamantika siya. Ayan. Pag alam nyo konti yung nailagay nyo. Ayan. Tatakpan ulit siya for 3 minutes. Luto na siya ulit. Okay? Ayan guys. After 3 minutes, patayin na natin siya. At luto na ang ating talbos at okra. Nakita nyo naman, no? Mabilis siyang maluto kasi tinakpan nyo siya. Ang mga pagkain, basta tinatakpan, nanluto. Madali siyang maluto. Kasi talbos naman to, madali siyang malanta. Okay? Paborito ko to guys. Ang sarap-sarap kaya nito. Yung paprito lang siya na walang ka-arte-arte. Lang yun. Para sa sauce natin dito sa usawa ng ating talbos at saka okra, napakasimple lang guys. Maglagay lang kayo ng soy sauce natin. Toyo. Bahala kayo kung gano'ng karami. Basta ang importante, matalo nung mas maasim ang sausawan kesa sa toyo sa alat, okay? Mas masarap yan. Tapos, meron lang akong lemon, wala akong kalamansi eh. Pero kung may kalamansi kayo, mas masarap. O kaya yung lime. Okay? Tapos, haluin nyo lang. Then, tapos na. Mas masarap to guys. Alam nyo ano secret sa sausawan para lang masarap. Bago kayo nagprito ng talbos, ang gagawin nyo, halimbawa, masarap to, diba, pag may pritong isda, pinipurit back na. Mas masarap siya pag may pritong isda. Ngayon, yung pinagprituhan na isda, yung konting mantika, ilagay nyo dito para mas masarap yung sausawan nyo. Promise guys. Lagyan nyo lang siya kahit half teaspoon. Yun ang sekreto niya. Kasi hindi ako nagprito ng isda eh. Kaya wala akong may lalagay ng mantika. Pero okay lang din naman ang walang ganun. Okay? Para lang malasa yung sausawan nyo. Ayan. Haluin na natin yung pinagsama natin. Lemon at toyo. Masarap siya kasi mas maasim ng konti kesa dun sa toyo. Sana po magustuhan ninyo. Please like and share and subscribe and hit the notification bell. Salamat po.